Kung di ako nagkakamali, no September 25, 1989, it was a Monday during that time. At 10:15 ng gabi, umuwi ako, kasama ko misis ko sa bahay, galing kaming krami, sapagkat nag-grocery ang misis ko sa PX. Pagdating po sa bahay, nakita ko marami nakaparadang People's Tonight, Bulletin Today, Malaya, Daily Inquirer, Tempo, IBC 13, ABS-CBN, RTN 9. Ibig sabihin, maraming? Ibig sabihin, merong? Ano may shooting? May nangyari. Pagbaba ko ng kotse, nakita ko ng mga kapitbahay, nagtakbuhan sila sa akin. Pagtakbo sa akin, sabi sa akin, Chito, yung anak mo, my 8-year-old son, napaglaruan ang aking baril. At naitutok ko yung baril sa mukha ng aming katulog. At nakalabit. Eh may bala. Tinamaan yung katulog sa mukha. Patay. Yung bang nangyari nyo sa akin, normal bang mangyayari sa ibang tao yan? Pamamaraan ng Diyos yun para makuha niya ang aking atensyon. Yung sinasabi ko, pulis. I learn from my mistake. Amen? Amen. Ang problema, yung baril na nagamit ng anak ko, it was not my service pistol. It was my extra gun without a license. Kinasuhan ako ng illegal possession of firearms and ammunition at homicide with negligence. Pinusasan ako, dinurn over ako sa kamprame, nakulong ko ako sa military staff me. Jago yung sa akin, hindi regional trial court. Hindi civilian court yung sa akin, military court. Jago. Dalawang kernel, isang general. Umaattend ako ng court hearing twice a month. Ay, hindi ho biro, umarap sa Jago. Iba ang bagsik ng military tribunal. At doon ako napasok ng pitan, doon ho nagsimula ako na ako magdasal. Amen? Amen. Dinadalaw ako ng misis ko tuwing hapon na hindi niya ako mahikayat magrosaryo, pero nung napasok ako doon bilang guha ng krami, eto na. Ako ay nagtatrabaho sa krami sapagkat ako isang opisyal. Tapos ngayon ako nakulong. Pagdadalawin ako ng misis ko, isang ayaan lang. Halika na, Chito. Magrosaryo na tayo. Si Chito naman. Halika na. Rosaryo na tayo. Kaya kung isang maganda yung nakukumpugal tao eh. Amen po ba? Amen. Mas effective. Mas effective. Sabi mo sa katabi mo, kung ayaw magbago, pagdadasal ko na maumpog ka. Dinadalaw ako ng misis ko araw-araw. Sabi ng misis ko, ayusin mo buhay mo para kahabagan ka ng Diyos. Sabi ko, paano ko ayusin ang buhay? Mag-umpisal ka. So, nagpatawag ng chaplain sa krami, military chaplain, nagpunta sa pitan, pinag-umpisal ako. Abay, sabi sa akin ng chaplain eh, I'm sorry brother, because I have no authority to give you the absolution. Hindi mo ako mabigyan ng absolution ng pare. Sabi sa akin ng pare, punta ka sa obispo. Sabi ko, Father, paano ko ako punta sa obispo? Eh, nakakulong ako. Eh, hindi pa ako pwede pumunta sa obispo para humingi ng authority para kita bigyan ng absolution. So, ginawa na ng misko, nakiusap sa warden kung pwede akong payagan lumabas. Umayag naman yung warden, so, military din yung warden, military police. Sabi, no problem, kailangan nga ni Major Hongko. Major na kasi ko nun eh. Major, no? Major problem. Sabi, ah, kailangan na nga ni Major Hongko ng ano, ng makapag-umpisal. Kasi yung palang warden doon, member na ng Hongko's court. So, ayos, kaya nakaka-intindi siya. So, binigyan ako ng security. So, security. At pinakiusap ko lang doon sa warden, hindi ako tatakas. Hindi ko tatakbuhan ang aking mga kaso. Kasi ayaw ko lang ng nalabas ako ng krami, nakaposas. Hello? Ang pangit tignan eh, sa totoo lang eh. Hello? Di ba? Kaya iba, tinatago eh. Yun ang pakiusap ko. Walang posas. Hindi ako tatakas. Eh, medyo kahit papano, nakilala ko yung warden. So, kumaya. Pero, meron akong escort. Dinala ako sa obispo, doon ako nang umpisal. At sa aking umpisal, ang penance ko, hindi prayer of three Hail Marys. Di ba you pray three Hail Marys? Three Our Father. Di ba yan ang mga penance? Ay sa akin no, iba. Ang penance yung binigay sa akin ng obispo, ay yung dasal na ipinangako ko sa Diyos kung palulusutin niya ako sa trial court ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo na ako ng pagkakataon, paglilingkuran kita. Full time, bilang pasasalamat, bilang tanda ng utang na loob, bilang dasal ko sa selde.
nung kaharap ko yung obispo at pinakinggan niya lahat ng kasalanan ko, nung ako basbasan niya, sabi sa akin, for your penance, serve the Lord up to the last breath of your life. It was a confirmation of my prayer. At sabi ko, maglilingkod ako, Panginoon, ay dito pa lang sa selda. So umatin ako ng court hearing twice a month. Pero hindi na pinatagal ni Lord. Yan ang maganda lang sa military court. Hindi katulad sa regional prior court. Ang tagal, taon na binibilang. Kaya nga, iba ang civilian mentality sa tulad. Sa military court, sandali kagad yan. Ang trial niyan twice a month o three times a month. Tapos yan, pagkatapos. Ako, 7 lang. 7 hearing lang. Twice a month, umatin ako ng hearing. At sa ikapitong buwan, dahil sa ako'y nangumpisal, sa akin 13 kaso, kasi nagkaroon ako ng 13 kaso, i-consolidate na yung 11 sa dalawa. So, 13. And all of these are all criminal cases. Now, don't get me wrong. I could admit the 8, but not the 5. Kaya lang nga, 8 pa rin. Amen? Kumbaga sabihin, binigyan pa rin ako ng Diyos ng pagkakataon, makabangon, pinahabaga. So, ano nangyari ngayon? Binasahan ako ng resolution, may 6 complainants doon. Anong ginawa? Pinipon ni Lord yung 6. They withdrew the charges against me and I was acquitted with my 13 criminal cases. And this happened 22 years ago. Okay. Nagsimula na ako maglingkod sa Diyos at that time. Napasok ako sa isang malaking community hanggang sa ako naglingkod doon sa healing ministry, hanggang sa ako ay hinikayat ng headset at ang community na yun na maghiya, magsalita. Nauhaw ako sa salita at dahil sa aking pagkauhaw, panalabig sa salita, quietly, nag-enroll kami mag-asawa sa San Carlos Seminary and we took the evangelization course sa Guadalupe. Then after that, ang payo sa amin ng professor namin doon, nung bago kami binasbasan ng obispo doon to become Catholic lay evangelist ng Archdiocese of Manila, ang payo sa amin doon, you take up some crash course of theology. Maraming nagbibigay niyan at napili namin mag-asawa noon sa Mary Hill. Kaya produkto kami ng Mary Hill sa New Manila School of Theology. Di ko makalimutan na sinabi ng professor namin dito, Espiritu. The best theology is the theology of your life. The theology of your life. The gospel according to you. Your own personal experience with the Lord. Amen? Amen? Kung ano mga mabubuting bagay na ginawa niya sa iyo. Abay, pupukwento ko sa inyo ang mga mabubuting bagay. Hindi kulang tayo sa isang kalating buwan. Kalating taon. Amen ko ba? Amen. Kasi nag-journal ako eh. Yan ang gustong-gusto ko sa tinuro sa amin. Mag-journal ka araw-araw sa mga mabubuting ginawa ng Diyos sa iyo. Wow. Hindi ka mauubusan ay kukwento sa Diyos. Amen ko ba? Amen. Kaya minsan pagka nagsalita ka eh, hindi mo alam kung unahin mo sa dami ng pwede mo sabihin. Amen po ba? Amen. Kasi nag-journal kami. Tandaan nyo, advice ko din mag-journal kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi pag nag-journal ka, no, kahit inspirasyon ng Espiritu Santo yan, pag hindi mo ginorial yan, isang linggo lang. Wala pa isang linggo, dalawang araw lang makakalimutan mo yan. Pero pag ginorial mo yan, treasure mo na yan. Hindi mo na makakalimutan yan. Habang meron ka pa na-experience na experience, dagdag ng dagdag yan. At pag binalikan mo yan, puro karanasan mo yan, original ka dyan. Amen po ba? Amen. Ako nag-journal ako. So yun ang nangyari. Nagsimula na kami maglingkod mag-asawa. Now, sa ikalabing pito, kasi 22 years na ako naglingkod, no? Sa ikalabing pito na paglingkod namin mag-asawa ng sabay, ang asawa ko speaker din kasi, evangelist din, ang diocese. Nagbibigay ko siya ng retreat sa mga madre. Kinuha ng Diyos ang aking asawa noong 2007. She passed away. Sa ministry ko, kinuhaan ako ng anak. Tanggap ko. Kinuhaan ako ng asawa. Tanggap ko. Bakit? Si Kristo nagbibigay sa akin ng lakas para tanggapin ko ang lahat na nagaganap at nangyayari sa daigdig nito. Hindi ko kinuhaan. Masakit ang detachment. Totoo yan. Lalo na pagpamilya. Masakit ang detachment. Pero kuminsan ayaw ni Lord ng may kakumpetensya. Pwede hindi nyo maintindihan kung sasabihin ko. There will come a time, may pagagawaan nyo sa'yo.
sa punto na kumisan, nakaratay sa balik ng karamdaman ang mahal mo sa buhay. Mamimili ka ngayon kung sinong gagawin unay. Kung papasaka o bakot. Ang paglago mo sa maturity mo, sa spirituality, depende sa responde mo. Amen po ba? Amen. Dalawang beses ako sinubok ng Panginoon. Nag-ihingalo yung anak ko. Tumuloy ako sa dawa. Ang misis ko, may tanging na sa bibig niya ng galing ang misis ko, naintindihan. Sabi niya, huwag kang magka-cancel ng mga appointment. Umayo ka, prayer warrior mo. Basta dito lang ako sa monasteryo. Ang misis ko, humiwalay na sa amin nung mamamatay na. Gusto niya mamatay sa monasteryo. Kaya kami na lang dumadalaw sa kanya twice a week. Sabi ng misis ko, aalis ka na naman, pupunta ka sa ibang bansa. Alam niyo sabi niya, pag ginawa ako ni Lord nang wala ka, huwag ka nang umuwi. Narinig niyo? Huwag na lang ako umuwi. Tapusin ko ang ministry ko sa ibang bansa. Huwag ako umuwi. Pero sinagot ko sa niya ganito. Ay hindi. Pagpunta ko doon, sasabihin ko sa kanila, i-open nila ang aking flight pa uwi. Para kung ano man ang mangyari sa iyo, uuwi ako. Hindi ako pwedeng hindi kita masilayan man lang sa huling hantuan. Tinignan niya ako. Alam mo sabi niya? Ay hindi. Pupunin ako ni Lord bago ka umalis. At totoo, kinuha siya ni Lord bago ako nag-ibang bata. Pinatapos pa ang pasyam bago ako umalis. Amen? Kaya ang Diyos sa totoo lang, perfect ang Diyos magplano. Kasi nagbubuluhan ako eh. Itong manggagawa niya, nagbubuluhan ako. Malaki ang bibitawan ko sa Diocese of San Francisco kasi regular ako iniimbitahan ng Archdiocese of San Francisco. Hindi community ang nag-iimbita sa akin doon. Simbahan. Tatlong convention ang tatayuan ko. Sa South San Francisco, sa Arizona, at sa Sacramento. At kumisa nagiging apat sa Los Angeles. At pagkatapos ko umikot ng apat na malaking convention, iikot ako ng 18 parokya. And that will take a month and a half. Isang buwan at kalahati. Mahirap mag-iikot. Tapos bilang malalaman mo, patay asawa mo, uwi ako. Human as I am. Human as I am. Uuwi ako. Kaya nung tinignan niya ako, siguro dinasal niya, Lord, punin mo na lang ako bago pa itong malis. Para wala na siya iintindi. And God answered her prayer. Nailigin siya ng maayos hanggang sa nakapagpasyam pa. Nung matapos yung pasyam, kinabukasan, lipat ako. God is really so good. I'm so blessed. Bakit? Binigyan niya ako ng espiritu na makaya ko ang lahat ng may laban. Amen? Amen. At ngayon, pinagpala ako ng Diyos. Bakit? Pinagkatiwalaan niya ako ng isang community rin. Beloved of the Lord Catholic Community. In which ako ang founder at ako ang head-sepa. Ang aming charism is evangelization. May mga in-house speakers kami. We train preachers. We train evangelists. Nakabase kami sa Archdiocese of Manila, sa Payos. Lamin po Payos. Doon kami. Okay. Pinagkatiwalaan ako ng Diyos maging isang founder ng Catholic Lay Preachers of the Philippines. Buong Pilipinas. Kalak kung tawagin. I was one of the founder of the Catholic Lay Preachers of the Philippines. Ano pa? Aba, ito pa. Pinagkatiwalaan ako ni Lord ng radio program. Aba, Diyos ko. Eh, magto 20 years na po ako sa Radio Veritas. Ganun yung Radio Veritas. Makinig kayo mamaya, 9:30 ng gabi. Kala nyo lang siguro live yun, pero hindi, tape lang yun. Nakapong ko po ginawa yung talk na yun. Amen? Makinig kayo mamaya, 9:30. Nakaikot na po ako ng mga 18 bansa. Marami ako napuntahan. I was so blessed. The last thing I would like to share with you is this. Biyudo ako ng 3 taon. Nagbibigay ako ng talk sa Archdiocese of San Francisco, mga leaders ng San Francisco. Until one day, nung ako nagbigay ng retreat, pagpakilala sa akin, paghawak ko ng mikropono, biglang may nakita akong isang babaeng nagpatibukuli ng aking puso.